Hello, Kabackyard. Good afternoon. So, panibagong topic na naman. So, ang topic natin ngayon is ano nga dapat o ano ba ang mga dapat nating unahin na i-upgrade sa ating EasyRide 150N. Kasi may nagtatanong kasi sa comment section ko na kung ano ba dapat yung unahin. Okay, so tara, explain natin kung ano yung dapat talaga unahin. But depende pa rin sa inyo. Okay, guys? Para sa akin talaga, Kabackyard, ang una kong napalitan dito na para sa akin, dapat talagang unahin is yung rear shock. Kasi napakatagtag, masakit sa puwet, especially if naglulong ride ka. And then, malubak yung daan, mararamdaman mo talaga yung tigas ng rear shock. So for me, yun yung pinalitan ko ng una. So ang pinalit ko pala is Aerox na 2017 na rear shock. Napakaganda ng play. And I recommend this kind of shock, guys, na ilagay nyo sa EasyRide 150N nyo. So ang pangalawa, guys, I suggest na palitan nyo yung clutch lining nyo or ipariban nyo, especially if may UBR kayo palagi. Kasi dragging siya at delay. And then, pag nasa paangat ka at nag-full stop ka, talagang iiyak yung makina bago arangkada yung EasyRide 150N nyo. So, I suggest for me, ipariban nyo or palitan nyo ng bago, ng magandang lining. If ever Kabackyard gusto nyo pang i-improve yung arangkada ng EasyRide 150 nyo, I suggest to buy a groove bell or yung naka-groove na, or ipare-groove nyo yung bell na stock nyo para lalong kakapit yung lining and lalong mag-improve yung arangkada ng EasyRide 150N nyo. At kahit yung torque drive, pulley, at saka drive faced, kahit stock lang yun Kabackyard, basta yung lining mo is naka-reban at saka yung bell is naka-regroove, ayos na yun. Mararamdaman mo talaga yung improvement from stock to upgraded bell and lining. But if you have the budget to buy a modified torque drive, yung 3-pin, well, pwede mo yung bilhin na sa Shopee, makakita ka nun. Lalong gaganda yung arangkada at saka may dulo at saka yung speed ng EasyRide 150 nyo. That's based on my experience, Kabackyard. At yung pangatlo, Kabackyard, I suggest to change the gas tank cap ng EasyRide 150N natin kasi napapasukan yun ng tubig if hindi nalagay sa tamang posisyon kasi may butas sa taas. So I suggest to buy a new one, yung nasa Shopee, para sigurado lang kasi if mapasukan ng tubig yung gas tank natin, napakalaking problema nun. So for me, Kabackyard, I think yun yung tatlong dapat nating i-upgrade. First is yung palitan yung rear shock. Pangalawa is yung panggilid natin para mag-improve yung arangkada to change the lining or to upgrade or para i-regroup yung bell natin para mag-improve yung arangkada. And then if may budget ka, then go for the modified torque drive and change the gas tank cap, guys. Mabibili mo lang yon sa Shopee around 150 plus something. And then the rest, Kabackyard, is just optional. It's up to you kung gusto nyong i-upgrade. Like for example, yung quick throttle para mas responsive siya. And yung bagong brake lever para mas hindi malayo yung pag-brake mo, malapit lang. And then also yung side mirror sara pampapogi. So kasi yung side mirror naman is yung stock na side mirror, yung stock na brake lever, yung stock na yung walang quick throttle or yung stock na throttle is okay naman for me. So it's up to you if you want to upgrade to improve more pa sa EasyRide 150N nyo. And also, guys, about the belt, yung stock natin na power link, maganda yon
napakagandang belt yon. So I think hindi kailangan natin palitan yon for now. Also yung flybows, pag may lamat na o may kanto na, tsaka yun ang palitan. But so far yung stock is okay naman. Alright, kabakyard, I hope nakuha nyo kung ano yung unang dapat palitan. Those information is based on my experience, so it's up to you kung susundin nyo. Okay, kabakyard, thank you for watching and see you in my next video.